Puro hukay ang vlog natin ngayon. Hukay, hukay, gawa, gawa. Diba, dalawa lang kami pero malakas ang persa. Nakapaalang kami ni Jumong. Madulas kasi. Eto na si Daddy Oms. Umaraw na din mga kapanalig. Sarap. Ah, ang ganda ng porma ko. Nadulas na naman ako mga kapanalig. Ay, ano nangyari ka, Noy? Nakaputi ka pa naman. Ayan, ang luwag na. Ganda ng itsura ng barracks natin. Isa pa. Sir, Lagalag 44, maraming maraming salamat po ulit sa sorpresa. Simula na magpulitan kasama si Noy TV. Hello mga kapanalig at welcome na naman sa panibagong vlog at nandito pa rin tayo sa lupa, no? Yan, maulan pa rin. Kaya ngayon lang kami dito pumunta. Magla-lunch time na mga kapanalig bago kami makarating. Dahil kanina nga di kami makaalis ng Kubo. Dalawa lang kami ngayon ni Jumong mga kapanalig na nandito, no? Kasi si Kadede pumunta ng bayan. Kasi sinabahan si Maring Rubilin na ipadala yung mga jacket na ano na binili sa akin. Maraming salamat po kung sino ka man, no? At yan, si Utol ay nasa Lipa pa. Kasabay niya na si Inday mamaya pagbalik dito mga kapanalig. At si Rigondox nandun pa sa Bukana mga kapanalig, no? Kaya kami lang muna ang dalawa. Ni hiningal ako, kakarating lang kasi namin. Ni Jumong yung gagawa dito. Binigyan naman kami ng instruction ni Foreman, ni Kadede, kung ano yung gagawin namin. Bali papantayin na lang namin yung ano, yung lupa dun sa baba, yung pinakagitna. Kasi ang taas na mga kapanalig, no, ilalagay na namin dun sa pinakababang part. Ano pare, are you ready? Ready! Let's go! What's up mga kapanalig? Good morning! Oo, kaya natin to kahit tayong dalawa lang. Napakatahimik dito kaya tayo magingay, tayo magingay. Kami lang po dito. Kami na ang dalawa dito. Ay ako, ano, tara na? Masaya pa rin kahit dalawa lang kami. Oo, no, syempre. Kailangan natin maging masaya kahit dalawa lang tayo para hindi tayo mapagod agad. Alright. Ano, so good na? So good! Let's go! So talagang challenging na naman mga kapanalig ang pagpapala namin. Dahil siksik yung lupa ngayon doon. Ayan, dulas talaga. Ang hirap gumalaw. Si Daddy Oms pala, nakalimutan ko banggitin, no? Papunta rin mamaya kasi na-late lang daw siya kasi kukuha siya ng staka. Lalagay dito mga kapanalig dito sa gilid ng pinaka-barracks natin para ito ay maipatag, hindi tayo mahirapan, no? Yun na, sumikat na ang araw. Alam mo, totoo. Mamaya, uulan na naman. Pinaglolo ko nyo talaga kami. Opya! Wala kaming magawa kanina sa Kubo kaya sabi ni Jumong, tara pumunta na tayo sa lupa kesa maghintay tayo dito. Dediretso na naman sila dito mga kapanalig, no? At ayun, si Kadede, pinabili ko na rin ang stock namin ng pagkain sa palengke kasi nga wala nang laman yung rep namin. Ang laman na lang doon yung handa ni Utol nung binyag nung kanyang anak, iniinit-init na lang namin. Nahiya naman ako kay ano, Jumong, baka sabihin ganito pala dito, walang stock. Kaya nagpabili na tayo kanina mga kapanalig, no? Sabi ko nga ayaw kong papayat si Jumong. Tara, yung gitna na yan, yung tinutukoy ko mga kapanalig. Bababaan na natin yan. Eto, kasi masyado ng mataas. Lalagay na natin doon sa gilid, no? So dapat ingatan natin para hindi gumuho dito. Sa bagay, kahit naman gumuho, hindi, alasin na lang natin. Okay? Ilang araw na kami dito mga kapanalig na. Paunti-unti lang yung nagagawa namin kasi nga, ulan ng ulan. So, alam nyo na, pag umuulan, mahirap kalaban yan. Kailangan natin sumilong, hindi naman pwede na magbabasa kami habang nagtatrabaho. Delikado naman para sa mga kasama natin, baka magkasakit, no? Pati yung mga ano, pati yung mga naghahakot eh hindi rin natin maobliga dahil nga yun, madulas ang daan talaga. As in, eto, kaya naman naming dalawa to mga kapanalig, no? Lalagyan namin doon para baka ipantay na namin sa pinaka flooring. Eto kasi yung flooring niyan eh. Ayan oh, yung may gilid na yan. Okay, kaya ba? So let's go na mga kapanalig dahil pagdating ni Foreman ay mapagalitan kami. Tama, baka mabawasan yung sahod. Tara, baka pagalitan tayo nun. May, ang ano pa naman yun, nakakatakot magalit mga kapanalig. Eto, pakita ko muna yung ano, yung butterboard na linagay namin kahapon mga kapanalig. Na bago namin mailagay, napakadaming pagsubok mga kapanalig. No? Dahil nga biglang uulan tapos titigil, mahinto yung ano, trabaho. Pero masaya ako ngayon na kahit papano, nauunti-unti na natin yung trabaho dito. Hanggang ngayon po, maasa pa rin kami na may mahukay kaming ginto dito. Babaka sakali kami na may mahukay kami.
ginto, silver, platinum, gold. Nah, o kaya yung mga antik na galing sa Hapon. Ah, nandito lang. Walang pagod-pagod. Basta naman mahal mo yung ginagawa mo, mga kapanalig, kahit pagod ay masarap. Basta mahal mo yung trabaho mo, astig yun. Basta wag mo lang mamahalin yung katrabaho mo. Lalo na kung may asawa at syota. Mahirap yan, ha? Salib pwersa ng dalawang batang nabotas. Yeah! Batang tansa! Si Jumong malapit lang to sa amin, mga kapalig. Mga tatlong street lang ata. Magugulat si Porma na pagdating na ba? Pantay na sa flooring, syempre. Puro hukay ang vlog natin ngayon. Hukay, hukay, gawa, gawa. Natatapos din? Natatapos din yan, tsaga, tsaga lang. Tapos na kami, mga kapanalig. Ganong kabilis lang yun. So, hindi ko muna pinatanggal lahat ng lupa, mga kapanalig, no? Kasi bago kami magalagay ng hollow blocks dito, mga kapanalig, o pagkatapos pala, etong mga lupa na to itatambak namin dyan sa gilid para suporta doon sa ano, pinaka hollow blocks, mabalik yung lupa. Pag itong lupa kasi na to, mga kapanalig, nilagay namin lahat doon. After na itong gawin, yung mga hollow blocks dito, kukuha na naman kami ng lupa doon pabalik. So pag dito na lang namin pinagstay yung iba, mas mabilis na. Iaano na, ipapahala na lang namin pagilid. No? Ah, diba? Dalawa lang kami pero malakas ang persa. Tapos na. Ang susunod natin ngayon, mga kapanalig, yung pinaka-barracks kailangan, eh may pantay na natin yun. At malagyan natin ng kanal kasi pag umuulan, umaagos din dun sa loob. Nagpuputik, ang dulas. At dumidilim na naman, mga kapanalig, pinagtitripan na naman tayo ng panahon. Ang sarap na lang ipinapawis namin, huwag mo na umulan. Sayang naman, oh. Ayan na nga. Tara na, dito na tayo sa hagdan. Yung hagdan na ginawa ni Jumong kahapon. So ngayon, ito na yung nagagawa namin, mga kapanalig. Medyo napatag na namin at nilagyan ko na ng kanal dito. Pati ni, tago dito, ni Jumong ni Kabista, no? Ito, tinaktak namin yan para pumantay. Diyan dadaan yung pinakatubig niya. At sa oras na to, nandiyan na pala si Daddy Oms. Kaya tayo dun sa taas kasi meron siyang dalang ano, pamupoy daw tawag dun. Yung pangstaka dito sa gilid, mga kapanalig, no? Na pangharang para hanggang doon mapatag namin yung lupa. Ano, Concho, sama ka? Tara na. Sunduin natin si Daddy Oms dahil mabigat siguro yung dala niya na yun, no? Alam niyo kaya dalawa lang tayo ngayon? Hindi siguro. Hindi siguro alam ni Daddy Oms na dalawa lang kaming gumagawa ngayon. Mukhang matatagal pa si tawag dito, si Kadede, mga kapanalig, sa palengke dahil nga yung pinasabay na natin yung pagkain natin para sa kubo. Sipag talaga ni Daddy Oms. Tingnan natin. Araw-araw present si Daddy Oms, eh. Sabi ko wala namang ganong gagawin ngayon. Sabi niya hindi, marami tayong gagawin. Katulad nung ano, yung sa barracks, papantayin natin. Sipag ni Daddy Oms. Sa Lunes pala, mga kapanalig, may babalita lang ako sa inyo, no? Pupunta kami ng munisipyo ng Kalaka kasi magpapagawa kami ng deed of sale. Sasabay ako kay tawag dito, kay Terusi, no? Sabay na tayo sa kanila kasi hindi ko alam yung proseso kung paano yung paggawa nun. Nakapaalam kami ni Jumong, madulas kasi. Kanina pa raw naghihintay si Daddy Oms dun sa ano, taas. Eto na si Daddy Oms. Eto na yung sinasabi niyang pang-staka doon. Mukhang marami tayong hakutin, ha. Dalawa lang kami, wala si Kadede. Ayan ang dahilan kung bakit medyo na late si Daddy Oms, mga kapanalig, sa pagpasok sa opisina. Dahil kumuha pa siya ng staka. Saan mo kinuha yan, Tay? Sa bukid. Sa bukid? Sa lupa mo? Lupa ng mother ko. Ah, lupa ng mother ko. Hindi pa binibigay. Ayan, gano'n ba? Di ba pala namamana? At nandito si Ma Cesar. Yun na, at na-tali na ni tatay, mga kapanalig, no? Ito naman, papatali rin natin kay tatay para mabigbit natin. Yeah! Yun, no? Kakwati pala itong kinuha ni tatay doon sa lupa ng kanyang mother, mga kapanalig. Nakarating dito sa Kalaka. Cavite to Kalaka. Pumaraw na din, mga kapanalig. Sarap sa pakiramdam. Sana tuloy-tuloy na yan. Okay, bababa na tayo ulit. At yan, dito rin si Ma Cesar natutulong sa atin. Parang bibit-bitin nata lahat, ha?
Ay, sinasalansan mo lang ba tayo? Akala ko, sinasalansan pala ni tatay. So, tara na. Let's go. May mga katulong na tayo. Para hindi na tayo, para komportable na tayo dun sa barracks natin. Na kahit umulan, wala tayong pangamba. Nilagyan na namin ng kanal. Para pag umulan, di dumidiretso sa pinakaloob. Ang ganda ng forma ko. Nadulas na naman ako, mga kapanalig. Ilang beses na ako nadudulas na hindi nakukunan na. Ay, nako. Ayan, so tuloy ang vlog kahit tayo naidulas. Itong mga staka na to, mga kapanalig, doon natin ilalagay sa unahan. No, tapos sabi ni tatay, itong yerong pinaka-green na to, ito yung pinaka magiging sapin doon sa staka. Tapos tatambakan natin ang lupa para magpantay. Yan, paliwanag ko lang dito, no. Yan nga, yung staka dito, yan nilalagay yan. Pak, 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 pak. Tapos yung yero, pag ganun, pak. Tapos itong lupa, gaganoon namin dito, pak. O, oh, diba? Si tatay, oh. Akala ko, sasalansan mo lang tayo. Pwede na lang, baka madulas kayo. Dinala na ni tatay lahat. Tatay, sasabihin na lang, oh. Baka madulas kayo, tay. Baka madulas kayo. Alak si tatay. Sanay mga ahoy yan si tatay. Basic. Kompleto na naman si tatay, mga kapanaling. Meron na naman siyang dalang magic sako. Meron na naman siyang dalang maso. Tay, kain ka muna dito. Okay, 12 na. Kainan ka muna. Let's go. Yan, so ito na nga po yung baon namin, mga kapanaling, na galing pa sa binyag ng anak ni Utol. At yung natira namin, yung itlog kanina. Yan, kain tayo. Pre, nangangayayat ka na. Bless na mo. Kanina ka pa nagugutom. Ako, ito lang kakainin ko. Busin mo yan, ha. May kape rin tayo dyan. Mamaya magkape tayo. Daddy Oms, mga kapanalig, inaayos na yung pangstaka natin. Nilalagyan niya na ng tulis para isasalpak natin dito. Panoorin niyo sa vlog niya kung paano niya kinuha yan doon sa hasyenda nila. No? Sa lupain ni Daddy Oms. Ang kanyang mother pala. Santol. Yan, tingnan lang natin. Pasulyap lang ng konti, Daddy Oms. Yan. Okay? Babaon na natin yan. Tibay niyan. Tapos tutubo po yan pag anuhin na lang natin, puputulin. So bagay, pansamantala lang naman. Parang hindi din. Hindi na pala. Patag na yan, eh. Pansamantagal. Pansamantagal. Kasi pag napatag yan, maganda na, eh. Kulang na lang dito, maayos yung pinakakubo niya. Ay, ano nangyari ka, Noy? Nakaputi ka pa naman! Nandito si Kanoy na dulas. Ilan na nabibiktima niyan? Kanina nadulas din ako. Nandito si paring Kanoy. Pwede ba panat dito, Father? Ay, wag ka mag-alala. Lahat tayo nakaranas ng ganyan. Nadulas din lahat. Walang hindi nadudulas. Walang nadudulas. Yan, mag-ingat. Baka mukha na naka Louis TV t-shirt ka pa naman, white. Grabe si Kanoy, napakasipag naman at napakamacho. Kitang-kita niyo naman ang katawan ni Kanoy. Ang yami-yami, nakakaakit. Ang kaso ay asawa na yan, hindi na pwede. At tinutusok lang ni Kanoy. Para saan niya? Sa aswang? Sa agdalan. Tama, good. Yun ang mga kapanalig. Ang ganda na nagawa namin dito sa pinakasahig. Panoorin nyo lang sa vlog ni Daddy Oms. Ayan, ang luwag na. Sabi ni Daddy Oms, doon daw yung banyo. Ay, yung kusina. CR dito. Bale, pwede na tiran. Pwede na. Pare, malungkot ka. Akala ko malungkot ka, eh. Pwede na. Mula na naman. Pwede na natin pakadito ng kuryente. Pwede na utol, mga ganito. Pwede na pala mag-apply ng kuryente kasi may ano na tayo, eh. Basta may kusina. Lalagyan na kusina. May agda na dito, mga kapanalig, no? So bali kulang lang tayo nung staka nung dala ni tatay, pero sabi niya magdadala pa raw siya ng iba para patuloy tayo maglalagay hanggang doon sa baba para hindi madulas. Pag okay na, tataniman namin yan ng halaman dito sa gilid para maganda tignan yung ating hagdanan. Bale, ito na yung magiging gate natin ngayon, mga kapanalig, hindi na doon. Kasi ito yung terrace natin, tapos ito yung magiging parking natin, mga kapanalig, dito sa taas. Motor lang naman ipapark dyan, kaya walang problema, no? Tulad ng dati, dahil tapos na kami, magkakape muna dahil malamig. Yeah. Kape-kape muna. At ayan, galing nang ang palengke si Kadede, sinemahan si Maring Rubilin. Ilang jacket yung inano? Pinadala. Hindi ko
mo ko tinanong. Ah, hindi mo tinanong? Eh, yung pinamili mo sa palengke, ano yung mga pinamili mo masasarap na stock natin ng pagkain? Isang andox. Andox? Lutyong baboy. Oh, lutyong baboy. Isang kilong pato. Ano ba yung pagkain? Hindi, sasabuhin natin mamaya para matipid-tipid. Pero ikaw kakain nun, kami, iba kakain nila. Eh, baka nasusugatan kayo gamot isang mga sugat sa infeksyon. Yung pinakulong pa ako? Oo. Oh, kalukuhan mo. Ah, gamot nga. Ngayon ko lang narinig yun. Parang mga viewers natin, maraming kukomment sa'yo na gamot talaga yun sa mga infeksyon. Hindi. Pa ako? Baka diretso tayo tanong ka nun. Hindi nga. Oh. Ang napako doon sa amin. Totoo. Oh. Nagre-recrap. Oh. Oh. Pinatukan, tinanggal yung pako, nilaga, ininom yung kwan. Ah, ganun ba? Kita mo, isa na siya. Isa na siya nagsasabi. Pero hindi ako naniwala doon. Ah, baka patay na yun. Hindi, buhay naman ngayon. Oh, buhay naman. Gamot niya yung skuha sa mga papako. Pero ano talaga yung mga pinamili mo ulam natin? Bumila kang isang kilong puset. Oh, wow. Isda. Wow. Saka yung mga sardinas. Wow, ayun yung pinakamasarap. Magi. Magi, wow. Toyo. Oh. Sarap. Oh. Paasim. Oh. Kalamasik. Oh. Kamatis. Si oh. Sibuyas. Sabi ko, bumili ka ng antiseptic. Hindi kong tanda iba. At dahil nandito si Foreman, check niya raw kung ano yung ginawa namin kanina doon sa baba. At yan, wag natin patayin ang camera, baka madulas. Tingnan lang natin. Matigas ang tuhod. Yan, mag-iingat tayo. Ilan na kaming nabibiktima dito ng dulas, mga kapanalig eh. Hmm? Oh, 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 oh. Yan, dahan-dahan lang. Ayos ba yan? Hindi namin ganong inano. Ha? Hindi namin ganong inano sa flooring. Ganyan lang, pinababa lang namin. Okay na, good. Good? Good job? O yan, di ba? Sa lupa, pwede natin ibalik sa asinta. Oh, yun din iniisip ko. Ito yung pinaka-flooring niya, di ba? Yan. Kita? Hindi, hindi yun. Yung pinaka-bababa na yan. Oo. Oh. Sana ubusin namin yan. Kaso naisip ko nga, pag nag-asinta na, ililipat na naman natin yung lupa dito. Siya nang nag-informan kanina? Ako, alam ko yan eh. Napakaganda na ginawa mo. Oh, kaming dalawa ni Jumong, tinira namin. Pwede mo lang kapalsin. Kasi uwi ka na. Alam mo na palang ginagawa. Ayos ha? Ayun. Ang kulang na lang natin ngayon mga kapanalig ay buhangin at graba para masimulan na natin to. Akala ko ayos na yung palaayusin pa. Ay, oo, kasi ano eh. Sabi ko sa inyo, tanggalin yung lupa sa ibabaw, hindi tambakan nyo yung baba. Hindi, para may trabaho pa tayo bukas, hindi maubusan. Ganun ang diskarte. Ganun ang diskarte. Oo, para hindi tayo maubusan. Ano bang plano mo dito? Minamadali, minamatagal? Hindi, minamatagal. Kaya pala pagkakahupay, tinatabunan. Oo, tinatabunan. Balik-balik lang. Pwede mo, kasi tambak mo nyo naman dito. Oo, tapos kalasin muna natin itong ano, layout. Oo, bago babalik natin. Oo. Sige, bukas, hindi ako nagbubugong. Yun. Na check na ni Foreman, okay daw. Alam niyo mga kapatalig, yung binili ng mga nanguha ng buko dito eh malaking bagay ng nyog, I mean, no. Yung pinakabalat niya, ginawa naming ano, yun yung pangharang dun sa hagdan para hindi tumapon yung ano. Oo, ganun kami kagaling. Ayan oh. Ginawa naming pang-riprap pangharang para sa hagdan natin. Tapos yung tulad na sabi ko kanina, lalagyan namin ng halaman dito yan sa gilid para gumanda. Ayan mga kapanalig, yung pinaka-itsura ng tambayan namin dito. Yan. Salamat ulit kay Daddy Oms kasi talagang nagdala siya ng pang-staka dyan para maging maganda yung galawa natin dito. Ang plano ko pa, sa susunod sa sahod mga kapanalig, bibili pa ako ng yero tapos papaduktongan ko hanggang dito para mas malawak. Tapos pagtapos na yung bahay natin, eto, pagyari na lahat, papalitan namin itong bubong ng pawid para talagang presko. At lalagyan pa namin ito ng pinakaupuan dito. Mga kapanalig, no? Dito. Yan, upuan, tapos upuan, lamesa. Yan, may tambayan na tayo dito. Para pag may bisita tayo, kung gusto nilang tumambay dito, pwede, may pagpipilian sila. Diba? Pwede rin naman doon sa pinaka-terrace. Dadamin natin sa patag ko. Okay, papatag na natin yan. Diretso. Dito tayo papadaan ng motor natin. Ah, pwede. Eh, magiging parking area na to. Oo, pwede magiging parking na, tambayan. Oo. Pag may tao, lalabas ang motor. Oo, pwede. Kaso nga lang, sa bagay, dapat yung lamesa na ditanggal. Oo. Di, ang plano ko, iisip na lang. Ang plano ko, dito na lang magiging parking. O, di, gagawa rin tayo ng tribagong bubong. O, pwede rin. O, kaya din eh. Diyan, ipapantay. Pangit, nasa harap pa ang parking. Ay, oo. Sa dito. Pwede rin kasi, kung walang tao, pwede rin naman. Eh, ilang motor lang naman tayo eh. Oo. Kasi yung sasakyan ko, hindi naman makakapasok dito yung BMW ko eh. Ay, baka magasgasan doon sa may pader doon. Kita man, matarik yung pader doon. Oo nga. Kaya ano eh. Sa side ang gilid noon. Oo nga eh. Tsaka na lang. Kaya kinakailangan. Oo. Kung munang kuhanin sa kasa. Ay, wala. Wala pa ako pambili. Wala pa pambili.
Salamat din kay Kanoy, kay paring Kanoy, kay Kalawat. Ano pa? At saka kay ano pangalan nito? B-Boy. Kay B-Boy, kay Totoy B-Boy. Dahil sa pagtulong nila dito, bigla silang pumunta. At syempre, kay paring Jumong, yan. Yo, what's up mga kapanalig? Yo, na nag-aya sa akin kanina na pumunta na agad dito. Dapat nga kanina, matutulog kami dahil umuulan. Wala naman kaming gagawin gano. Sabi ko ngayong araw na ito. Pero, yun pala, maayos namin to ngayon. Diba? So, yan yung hagdan, dire-diretso na yan. Doon, konti na lang. Maganda kasi yung ano, yung bubong na pawid mga kapanalig dito sa tinayo nating tambayan. Kasi mas presko tignan at saka mas presko pag tinatamaan siya ng araw, hindi mainit, no? Ayan, hintayin nyo na lang po yun. Matagal-tagal pa naman yun eh. Kasi matagal pa matapos itong ating kubo. Kaya isa-isayin lang natin. Excited na rin naman ako sa mangyayari dito sa lupa, no? Kung hindi pantay ito mga kapanalig, malamang dulas-dulas kami dito. Tsaka ang hirap tumambay. Sigurado kami magkakapalit-palit ang mukha dito. Buwangin muna, oo. Oo nga. Bag, sayang. Bag. Sayang. Hindi, maganda nga dito, graba eh, no? Para ano. Pero ano na lang, pag tapos na tayo doon, papasimento ko rin ito mga kapanalig. Ayan, para talaga masarap tumambay. As in, ano. Excited na ba yung mga tropa ko dyan na gusto tumambay dito? Right. Shoutout pala sa Alpha Boys. Yan sa Pyro Rock Volunteer ang aking grupo. No? Yan sa Nabotas Pyro Rock Volunteer. At shoutout din po pala sa ayun, isang big kiss, Malabon City Eagles Club. Yan, shoutout po sa inyo mga sir, ma'am. Ganda ng itsura ng barracks natin. Napakaganda, napakalupit. Ayos na ayos yung tayo ng ano dito mga kapalag ng barracks, no? Kasi ito hindi na pangsamantala yan. Pangsamantagal na talaga, as in dyan na talaga yan mga kapalag. Mas papagandahin pa natin paglipas ng panahon. Nilagyan na rin namin ng pinakakanal yan mga kapalag, no? Para pagbuhos ng ulan, hindi rerekta dito sa pinakagitna. Dito lang sa gilid pupunta yung tubig hanggang doon mga kapalag. Yan, basta sa isang grupo mga kapalag, kailangan talagang tulungan kayo, bigayan kayo ng idea kung ano yung magaganda. At mayon, kailangan syempre masipag ka rin. Huwag mo hayaan na yung mga kasama mo lang yung galaw ng galaw, di ba? Nakakahiya din naman. Syempre, itong mga gumagawa dito e voluntary mga kapanalig, no? At ayun, talagang mababait yung mga kasama natin dito. Kaya maraming maraming salamat, kundi dahil sa kanila hindi rin naman magagawa to mga kapanalig dito sa lupa, no? Aba, si Kanoy may naisip. Anong Kanoy? Plywood na lang kulang. Plywood. Tsaka? Baso. Tapos? Jean. Bigilito. Alak na nawala sa isip mo, Kanoy. Hoy. Alam niyo. Alak, huwag yung pananatulihit, masama ay sa katawan. Tama. Lalo na pagbitin. Pagbitin. Kailangan mga limang bilog. Ha? Pinapaalala niya, matagal na tayong hindi nakainom. Oo nga. Hindi kasi pagpagod kami mga kapanalig, umiinom lang kami ng pampatulog. Okay. Tapos si Kadede kagabi, hindi na kaya. Kinuwentuhan ka lang ng kwentuhan hanggang sa kinaya. Kasi pag walang kakwentuhan, bagsak na eh. Yun, sarap ng kwentuhan namin. Oo, sa amin naman, yung ano namin, bonding na yun mga kapanalig. Tsaka nakakapag-usap kami ng mga masinsinan, yung mga ganun. Tapos masarap na sa pakiramdam na pagod ka, tapos shot ka ng kaunti. Hindi naman kami sumasagad eh, mga tatlong bilog lang. Kaming dalawa, ganun. Ano pare, mas maganda talaga merkong yung katawan para hindi tayo dapo ng dengue. Oo, tama. Kasi uso ang dengue ngayon eh, no? Uso ang dengue, kaya kinakulangan sa tuwing hapon. Oo. Lagi ka na maghahanda at ako laging bababa. Ah, ganun na, alam mo na. Oo. Tsaka pagbitin, Kadede, alam mo na. Alam mo na, taas! Taas! Ayaw ko na. Pagod ako. Di, yun talagang hirap mga panalig, no? Yun, nasabi ko naman to sa vlog ko noon na dun nga sa part na yun, kahit dito rin, pag meron kayong kulang na ingredients, talagang magkakatamaran kayo umakyat kasi hihingalin talaga kayo, no? Kaya dito sa part na to, ang pinaka-importante sa isang plano talaga na maging maayos yung right of way na masimentuhan para kahit kung may bibilin sa taas, hindi ka na maglalakad ng malayo. Talagang mumotorin mo na lang siya. Makakarating ka na ng maayos, di ba? Lalo na ngayon na tumatanda tayo, 31, para pag umabot na tayo ng mga 40 pataas, syempre dito yung lupa natin. Re, kailang man, makakasakit ka eh. Sa bagay, ikaw, 50 ka na, malakas ka pa eh, no? 50 ka na, malakas ka pa eh. Hindi, dapat isipin natin yung mga ganun eh. In the near future, yun, may nabasa nga lang din ako sa comment, paano pagtanda mo, ang layo ng lupa mo sa highway.
paano yung ganun? Eh, sabi ko, meron namang right of way, pwede namang ayusin. Ang laki naman ng right of way na yan. Pwede mo motorin, di ba? Aba, may plano na naman si Daddy Oms, ha? Mukhang malilate na naman bukas daw, ha? Kukuha na naman si Daddy. Yan, yan. Sige, tuloy-tuloy mo. Nilalalim kong kanal. Pinapalalim mo. Op. Ginamitan na naman ang technique. Alright. Slide. Isa pa. Yak. Kaderi. Sinasabi mong taniman. Oo. Pag tayo lagi nandito, hindi magiging taniman. Bakit? Kita mo nangyayari, sisibulba sa ganito yung halaman. Ay, mataba lupa dito. Mataba ay matikis naman yung pag natuyo. Eh, diba, dadaanan ba natin? Hindi naman natin dadaanan yan. Kita mo, ang dami ng dinaan. Ang lulusog yan. Tingnan mo yung mga tanim natin. May ano na. Malunggay, yo. Ang plano namin, eto na yung side na taniman namin, mga kapanalig. Oo. Oo. Para pag naubusan tayo ng stock, punta ka doon sa taniman, pre. O, kuha tayo ng mga okra, talong. O, malaking bagay, di ba? Meron kang hugutin o meron kang pipitasin. Shout out po pala sa nagpapatanim na malunggay. Ito na po yung malunggay natin. Oo. Tinanim. Yun o. Ang lagu-laguna o. Nakita nyo naman mga kapanalig sa taba dito ng ano, lupa. O, ilang ano lang yan o. May meron na tayong malalaga. Oo, ha? Ay, yung kalamansi, yung kalamansi nasaan? Ayun. O, yan o. Pampiga sa gin. Meron. O, yun o. Dami. Ito medyo matarik na part na to. Hindi ko alam kung anong diskarte gagawin nila utol dito eh. Hindi na siguro papatagin yan. Hindi. Ganyan na. Tataniman na yung bagawin namin dito. Namin naman. Ah! Pahalang yung tanim. Oh. Ang galing mo! Hindi pa ganun, no? Hindi. Ay kaso pag umulan? Wala, may kanal yung kanya papunta doon. Dapat pagkarto pare. Oo kasi. Parang kanal. Ganyan. Oh. Para pag ulan, pati yung umbok dala-dala pa baba. Ganun ba yan? Bahala na, diskarte nila yan. Ah, dapat pahalang na ganun. Para di sarap po na kamatis. Oo, kahit malakas ulan. Oo, kahit malakas ang ulan, doon yung dadaan sa kilid po ganun. Tatagas pag ganyan na no. Oo. Dapat doon. Oo. Dapat may kanal din dito no. Oo, kanal talaga yan. Yun. Ah, ito yung pinakamagandang halaman. Alam mo ba yan? Ano, try mo ikuskos. Tibig, hindi ka, tibig. Tibig. Ang kati niyan. Huwag mo ano yun. Sarap niya sa balat. Huwag mo hawakan. Oo. Sa mga makati yan, makati. Sarap, no. Lagay mo sa sikat mo. Kati niyan pare. Tara, mag-ready na tayo para makabalik na tayo sa kubo at para makapagpahinga ng mga kapanalig. Dahil sana bukas nga, sana bukas mga kapanalig maganda na yung panahon para nga makapaghakot na yung mga pinapahakot natin ng ano, no, buhangin para may tayo na natin yung poste. Anong gagawin niyo bukas? Ikaw, foreman, ba't mo ka tinatanong? Wala ko ba nakapalit sila sa akin? Bakit ako ngayon? Hindi, syempre hindi pa ano eh. Tuturuan mo muna ako. Okay, tuturo ko sa iyo, tapos alis uli ako. Oo. Tapos, malamang di matapos yan. Tara, mag-ready na tayo. Let's go na, balik na tayo para makaligo at maging fresh na naman tayo mga kapanalig. Okay. Masaya ako ngayong araw na ito kasi meron tayong tawag dito. Meron tayong natapos na isang gawain. Nakakatuwa. Tara, pakit na kami. Inabutan na naman kami ng ulan mga kapanalig. Yan, kasama ko si Kadede, sabi niya. Sabi ko, silong kami. Sabi niya, wag na. Pares naman daw kami magkakasakit. Ang galing! Sabagay, pares na tayo na nararamdaman nun. Woo! Okay, lakas mo pa! Yan naman gusto mo, di ba? Laging umuulan. Pag pinipigilan ka kasi, oh, nagwawala ka. Sige, lakas mo na! Oh. Sige! Sige! Mamaya, may sakit na talaga. Laksan mo pa! Sakto yung uwi natin. Natapos na natin yung barracks. Kahit umulang ka pa. Bukas sana, wag na. Grabe ka, pagbigyan mo naman kami. Ang sarap sa pakiramdam pag nakakarating ka dito sa taas ng daan, mga kapanalig, no? parang nagtagumpay ka sa buhay. Hello, tay. Aba, nakadikit na, oh. Kapanalig. Ayos, ah. Nakadikit naman dito sa harap. So weird, oh. Ayun yung motor ni Kanoy, mga kapanalig, no? Ayos, ayos. Ganda, laki. Yeah. Bababa na naman tayo dito. Araw-araw naman. Wala pa sila dito. Pinadaan namin sa shortcut. Hanggang ngayon wala pa rin. Nauna pa kami. Si Concho nauna na dito. Nandito na kami sa kubo mga kapanalig. At eto na yung mga pinamili ni Kadede kanina. Yan yung mga stock namin dito. Ayan. So hindi na kami magugutom. Tapos meron pa dito sa rep.
OHA. O yan na mga kapanalig. Alright. At ayun. So nandito na si Daddy Oms. Nandito pa rin. Bukas daw nga mali-late siya dahil di ko alam baka may kukunin na naman siya. Anong kukunin mo bukas, Daddy Oms? Yun pa rin. Staka pa rin. Staka pa rin tayo. Para madagdagan. Siya nga pala, gusto ko lang magpasalamat ulit kay Lagalag44, Sir Lagalag44. Yun, meron siya pinadala. Na-surprise na naman tayo. Wala akong kaalam, alam na naman. So, si Sir Lagalag44 ay nagpadala ng... Nabuksan ko na ito kahapon eh. Nagpadala po si Sir Lagalag44 ng tent. Kasi siguro nakikita niya doon pag umuulan. Naanggihan tayo, kaya pinadala niya tayo ng... tolda, no? Tolda. Salamat po, Sir. At ito, nagpadala rin siya ng ano ba tawag dito? Squala. Yung squala niya na-adjust. Oh, pwedeng 45, pwedeng 45, 46, 48, 49, 50. Oh. Ang dami ah. Salamat po, Sir. At syempre, yung mga gamit natin ng husto doon sa paggawa ng kubo, etong ano oh, kutsara. May malaki, may maliit. Kay Kade dito kasi puro mga kasay yung pinakamaliit. Kade, ano yan? Plato. Plato? Oo. Parang hindi. Parang rodil lang baka dyan. Ito, pangkinis tayo, no? Oo, pampakinis. Mm-hmm. Try mo kaya dito kung kikinis. Try ka? Oo. Oo, makinis naman ah. Makinis na, no? Makatigawati na. Paganyon! Ito, salamat din po sa padala ng Paco. And then, joke lang. Hindi sa kanya to. Sir Lagalag44, maraming salamat po ulit sa sorpresa. Thank you po. Ingat po kayo palagi kung nasan man kayo ngayon. I love you. Siyempre, dapat na nating tapusin itong vlog na ito mga kapanalig dahil mahaba na. Maraming salamat po sa pagsubaybay. At magkita-kits na lang po tayo sa next update. I love you all mga kapanalig. Bye-bye at lagi kayo mag-iingat. Simula ng magbulitan kasama si Inuit TV.